Minsan, nanaginip ako. Nawawala daw ang sarili ko. Hindi ko mahanap. Hindi ko makita. Kahit saan ako magpunta, isang salaming walang mukha ang nakaharap sa akin. Ayon dito sa sulat, itong si Mr. Lonely Boy ay tubong Bicol. Lumuwas siya ng Maynila noong isang taon pagkatapos mamatay ng nanay. Pumunta siya rito sa siyudad para hanapin ang kanyang tatay na hindi na niya nakita simula nang iniwanan siya nito noong siya'y 5 taong gulang pa lang. At kaya naman siya Mr. Lonely Boy ngayong mga araw na ito ay dahil na-busted siya ng isang waitress at ipinagpalit siya sa isang mas may kaya sa kanya. Alika, alika. Huwag kang mag-alala. Maski na isang linggo yung ulan na yan, eh hindi bumabaha dito. Alika. Kwarto lang to, ha? Pero yung banyo at yung kusina, eh dalawa lang kayong gagamit. Wala makikialam sa'yo dito. Eh, Alma ba ikaw yung pangalan mo? Saan ka nga nagtatrabaho? Oho. Singer ho ako. Ah, singer ka. Sa banda po. May pwesto kami sa club, kaya sa gabi ho trabaho ko. Paano ho kuryente tubig dito? Pare, sinasabi ko sa'yo. Hayop yung kurbada ng babae kanina dun sa Paradise Room. Maswerte nga nung hinayupak na lalaking kasama niya eh. Alam mo, pare, magkasota lang ako ng ganun, pare. Pakakasalan ko na kaagad, pare. Hoy, pare, baka malunod ka dyan. Alam mo naman na hindi ako marunong sumagip ng mga taong nalulunod na wala sa tubig, ano? Kalimutan mo na kasing babaeng yun, pare. Nakarmahin din yun. Paniwala ka sa akin, pare. Pare, pwede mo ba akong samahan mamaya? Ano naman? Tatay mo, pare. Kung dyan nga nakatira yung airport, so ba't hindi mo puntahan? Kung matok ka, tanungin mo. Anong oras na tayo naghihintay dito, pare? Uy! Shh! Saan ka pupunta? Baka sigatan tayo ng araw dito, pare. Miss, excuse me. Dito po ba nakatira si Luis Manalansan? Hindi na dito. Naibenta na sa akin itong bahay na to, eh. Kung gusto mo, tawagan mo yung ahente ko. Sige. Ano pa yung number? 810. Pa? 1111. Tawag mo si Amelia De Leon. Thank you, pa. Pare, iba na pala may-ari ng bahay. Wala na raw Luis Manalansan dyan. At hindi daw nila alam kung saan daw lumipat yun. Pero ito, yung telephone number, tawagan mo daw. Yan daw yung ahente ng bahay. Baka alam daw niyan kung saan nakatira airpads mo. Hinahanap ko ang ugat ko, si Luis Manalansan Sr. Simula nang mamatay ang nanay ko, parang nawalan ako ng sariling katauhan. Para akong isang lobong walang laman kundi hangin. Ang nawawalang ama ko ang inaasahan kong magpupuno sa akin.
ang bubuo sa pagkatao ko. Alma? 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 Wala ako susi ko eh. Ito, nakita ko dyan. Napakaburara ako talaga. Alma, ayos ka lang. Salamat, ha. Luis Manalansan Sr. po. Siya ho yung dating may-ari ng bahay na binenta niyo sa Don Manuel. Baka naman ho may kakilala kayo na alam kung saan siya nakatira ngayon. Sige po. Ibali na lang. Salamat na lang. Eh, kailan daw ba matatapos ang paggawa ng mga tubo dito sa atin? Wala na naman tayong tubig. Ay, naku. Eh, para naman ho kayong bago ng bago dito sa lugar natin, ano? Eh, alam niyo naman dyan sa may barangay hall natin, linggo na lang. Lagi na lang may hinuhukay. Ay, oo nga eh. Siya nga ho pala. Ano mo daw trabaho ng bagong boarder niyo dyan? Ah, yun. Singer daw siya sa banda. Singer daw? Mm. Naniwala naman ho kayo. Eh, ang pagkakaalam ko, ikakilala yan ni Bebang. Yung pamangkin ni Soraida na may kaibigang bugaw. At ang sabi pa eh, ang babae niyan eh, pokpok. Hoy, Luis. Ikaw ha, mag-iingat ka. At baka akitin ka ng babae niyan eh, may sakit pa. Ikamatay mo pa ng di oras. Alam mo naman ang AIDS. Hindi nawawala sa uso. Mas nakamamatay yung matatalas na dila.
Boy! Kanina niyo dadali niyan? Oo, oh, eh kay Miss Alma po eh. Sige, iwan niyo na ako na magdadala. Eh, 10 piso ho, 2 timba. 10 piso po. Sige. Oh, yun na to. Hingi po. Salamat po. Iniwan kasi ng mga bata dyan eh. Gentleman ka ba? Ha? Ako na nga? Ah, hindi. Sige na, ako na. Ano nga palang pangalan mo? Luis. Virgin ka pa ba? Ha? Eh, pagkabingi ka, no? Nalilito kasi ako sa tanong mo, eh. Nalilito? O ayaw mo sabihin? Oo. Anong oo? Virgin pa ako. Parang nabihin ka sa sagot ko. Alam mo, okay ka. Masyadong marami lang ako nakikitang lungkot sa mga mata mo. Pero okay ka. Excuse me lang, ha? Maliligo lang ako? Gumising ako isang umaga na may ibang nagpupuno sa kakulangan ng buhay ko. Ang munting apoy na nagsimula nung gabing makita ko si Alma ay unti-unting kumakalat sa buong katauhan ko. Sinusunog pati kaluluwa ko.
Tuy, pare. Ano ang problema mo? Kanina ka pa mukhang bibitayan, ha? Kilala mo ba yung nandyan sa loob sa amin? Uy, pare, kinakausap kita. Uy. Andoy! Che-check out ng Katleya. Pasok ka. Kahit siguro anong kapalang suot ko ngayon, wala na akong may tatago sa'yo. Lalo na, alam mo na kung anong klaseng babae ako. Buka! Gusto mo ng beer? Hindi. Hindi ako umiinom eh. Nga pala, naka-duty ka nga pala. Wow! Virgin ka na. Hindi ka pa umiinom. Ano ba totoo mong pangalan? Santo Luis? Matagal mo na bang ginagawa to? Ang alin? Pag-iinom o pagiging pokpok ko? Pareho. Alam mo, masarap talaga tumambay dito sa motel. Tahimik, malamig, at kahit anong gawin mo dito sa loob, walang nakakita sa'yo. Minsan, buong araw ako nandito. Nakatayo lang ako sa harap ng salamin. Suot ko yung paborito kong kamison. Siya nga pala, pagsawa ka na sa kamison ko, pakisoli naman sa akin. Kwitsa tayo, ah. Wala na tayo dapat kahiya sa isa't isa. Dating sa Manilista, ang nanay ko naman napaka-reliyosa. Napaka-stricto nila, ni hindi nga ako makalabas ng bahay nun eh. Nung sinabi nila sa akin, ipapasok nila ako sa kumbento, ay naku, nilayasa ko nga sila. Ganun lang, basta ka nalang umalis sa inyo? Buhay ko to. Hindi porkat sila nagpalaki sa akin, may karapatan silang pangunahan ng gusto ko. Eh, paano ka naman napasok sa ganyang klase ng trabaho? Matatawa ka lang. Kasi, pangarap ko talaga to eh. Yung ganitong buhay. Huwag na natin pag-usapan. Hindi mo naman ako maiintindihan eh. Marunong naman ako umiintindi. Ay nako. Ni ako nga, hindi ko maiintindihan sarili ko. Ibang tao pa kaya. Eh paano kung may magmahal sa'yo ng totoo? Hindi naman yun ang tanong eh. Ako, kung kaya ko pang magmahal ang totoo. Nilayasan ko nga ang nanay tatay ko eh. Alam mo, nung minsan bumalik ako sa amin, pero wala na sila. Namatay ang mama at papa ko na hindi ko sila nakikita. Gusto mo ng balot? Wag na lang, sa'yo na lang. Mas kailangan mo yan para lumakas ang tuhod mo.
Hindi pa ako sawa, pero mukhang kailangan mo na to. Bumilang ka ng 10, tapos pumasok ka. Pumasok ka na. At ang awiting ito ay dinededicate ni Mr. Lonely Boy sa kanyang Miss Dream Girl. Isip ka? Wala. Alam mo, Alma, ito na lang ang nagpapaalala sa akin na minsan sa buhay ko nanalo ako. Ito na rin ang nagpapaalala at nagbibigay ng pag-asa sa akin na pwede pa ulit akong manalo. Pero alam mo, sa buong buhay ko, ngayon ko lang ulit naramdaman na nanalo ako. Pero mas higit pa to sa pagiging Boy Scout of the Year ko nun. Bakit? Nanalo ka na ba sa lotto?
Alam mo naman kung bakit, di ba? Bigay pa sa akin ng nanay ko to nung bago siya mamatay. Alma, gusto kong magpakasal na tayo. Thank you. Okay, nakara. Dali. Ito nga pala yung... Thank you. Thank you. Sir? Sandali lang ako. Bakit? May gusto kong kumausap sa inyo. Sandali lang pa. Sandali lang. Pare, bakit? May problema ba? Wala ko. Naiwan niyo lang yung lisensya niyo. Salamat ah. Sige. Pare, ba't hindi ka nagpakilala? Matagal mo nang hinahanap airpods mo, di ba? Akala ko noon mabubuo ako pag nagkita kami ng tatay ko. Dahil inaasahan kong mararamdaman kong galing ako sa kanya. Pero nung tumingin ako sa mga mata niya, wala akong nakita kundi isang estranghero. Alma! Oy, Luis! Wala si Alma! Nagpaalam na. Umalis na nga eh. Lilipat na raw siya. Saan daw ho? Ewan ko, wala naman sinabi eh. Eh, nagtataka nga rin ako, biglang umalis. Eh, siya nga pala, tama-tama dating mo ha. Ay, eto pa pala. Baka makalimutan ko. Pinabibigyan niya sa'yo. Ayan. O sige, eto, hahanda ko na. Pwede ka na kumain, magsara ka na. Kasi makikipaglamay ako dyan sa may barangay hall. Bahala ka na rito ha. Sige. Ayun, nakahanda ng pagkain mo dyan.
Alma ang nagpuno sa kakulangan ng buhay ko na matagal ko nang hinahanap kung kani-kanino. Sa nanay ko, sa tatay ko, sa ibang babae. Siya ang nagsimula ng apoy sa puso kong matagal nang nanlalamig. Binigay ko sa kanya lahat. Ngayong wala na siya. Wala na rin natira sa sarili ko. Sinabi ni Adan kay Eva nung makita niyang pareho silang nakaugad sa Garden of Eden. Sana hindi nilang ginawa ng Diyos ang babae. Pare, labo mo naman kausap, pare. Green joke to, okay? Huwag mong palalimin. Salamat, ha. Pare, customer, bahala ka na dyan, ha. Rahul, you go ahead. I'll just follow. Make it quick. Masaya na ako sa gayto, Luis. Kahit mga estranghero ang kasama ko gabi-gabi, kontento na ako. Hindi ko kailangan ibigay ang sarili ko ng buong buo. Kaya hindi ako lumalabas dito na butay-butay sa Bandabuno. Magkano ka na ba ngayon? 500? 700? Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Masaya na ako sa ganito. Sana nga, masaya ka na sa buhay mo ngayon. Minsan, nanaginip ako. Nawawala daw ang sarili ko. Hindi ko mahanap. Hindi ko makita. Kahit saan ako magpunta, isang salamin walang mukha ang nakaharap sa akin. Naging totoo ang panaginip na yun sa buhay ko. Matagal kong hinanap ang katauhan at kabuuan ko sa ibang tao. Pero tapos na ang mga araw na yun. Kilala ko na ang sarili ko. Babagsak. Babangon. Magmamahal, masasaktan. Walang takot na magmamahal ulit. Ito ang aking kabuuan. May mukha na ako sa salamin. Ako si Luis Manalansan Jr., Boy Scout of the Year 1986.